kailangan sakto lang. Sakto! Wow! Sakto! Wow! Sakto! Wow! Live mula sa Teleradyo Studio. Sakto! Kasama sila Jeff Canoy, Johnson Manabat, at yang Ami Perez Castillo. Wow! Sakto! Magandang, magandang morning mga kasakto, mga kapamilya. Miyerkules na po tayo, May 11, 2022. Ako po ang inyong pambansang Millennial Plantita, Chang Ami Perez Castillo. Na-miss namin kayo mga kasakto. Magandang morning, Johnson. Yes, at Chang. At syempre kay Jeff na rin. Magandang morning. Magandang morning, Chang. Na-miss ka rin namin at na-miss po namin kayo mga kapamilya. Kumusta na ho kayo? Bango na, gising na sa mga may paso. Good morning din, Tito Jeff. Samahan po ninyo kami sa isang oras at kalahati nating kwentuhan at balitaan. Hatid namin sa inyong malalaking balitang nakalap ng buong pwersa ng Teleradyo at ABS-CBN News. Pati na po ang latest sa mga numero sa bilangan ngayon pong halalan 2022. Mamaya makikita po natin si Tito Jeff. Yes. At sa mga nakatutok naman nating mga suking kasakto o attendance check na all over the world, magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Andito po tayo para sa isa't isa. Kami po ang inyong morning tropa na mga kasama ninyo sa paghahatid ng mga balita at impormasyon na walang labis at walang kulang. Ito po ang Sakto! Samantala, narito na mga saktong balita ngayong umaga. Marcos Duterte tandem, napanatili ang lamang sa presidential at vice presidential race. Ilang kalabang kandidato nag-concede na. Mga nanalong lokal na opisyal sa Metro Manila at mga lalawigan na iproklama na. Mga lumabag sa dalawang araw na liquor ban sa Metro Manila umabot sa mahigit 100. At bad news sa mga motorista, dagdag singil sa toll sa North Luzon Expressway, ipatutupad na bukas. Sa oras po nating 6:04, narito ang mga balitang binantayan ng ating mga patrol ng Pilipino. May balitang hatid ukol sa liquor ban sina Jeff Caparas at Ana Zereso. Si Liza Aquino may update naman mula sa NLEX. Si Nico Bagsik at Larice Lee may updates naman mula sa PPCRV. At simulan po natin ang mga saktong balita ngayong umaga sa Quezon City. Mga naaktuhang lumabag sa liquor ban na huli. Yan ang saktong balitang hatid ni Jeff Caparas. Magandang morning, Tito Jeff. Magandang morning, Tito Johnson. Sa kabila nga ng mga natimbog na yan na lumabag sa liquor ban sa Quezon City, ay generally peaceful naman daw ang nagdaang eleksyon ayon mismo kay QCPD District Director Police Brigadier General Remus Medina. Maayos naman daw na iraos at nakaboto naman ng matiwasay ang mga residente ng Quezon City sa kabila ng mga nai-report na aberya ng mga VCM sa mga polling precinct. Sa huling tala ng QCPD PIO, 59 na individual ang lumabag sa liquor ban. Sa Police Station 2 sa Masambong, dalawa ang naaresto nitong madaling araw ng May 9 sa Barangay Bungad. Sa PS3, 8 ang natimbog ng maaktuhan ng otoridad na umiinom ng alak sa bahagi ng Road 23, Corner Road 18 Extension at sa Barangay Toro. Sa Police Station 10 sa Kamuning, 33 ang naaresto, kung saan 19 dyan sa Barangay Pinyahan, 3 sa Barangay Rojas District at 11 sa Barangay Central. Ang Station 50 naman, 3 inaresto sa Barangay Bagong Pag-asa. Samantala sa PS13, 4 ang naaresto sa Barangay Payatas at ang District Special Operations Unit natimbog ang siyam na nagiinom sa Barangay Holy Spirit. Nag-ibog sa election, di ba? Yung kinabukasan, may day one. Yun, nahuli natin na nasa in public, no? So, nahuli natin na uminom. Pero talagang mga tao na despite sa mga paalala natin, meron pa rin. So, ang police naman, papatupad ang batas. So, lesson learned. Lahat ng yan, Tito Johnson, kinasuhan ng paglabag sa ordinansa ng syudad na may kaugnayan sa COMELEC Resolution Number 10746 o yung liquor ban. Tito Johnson. Maraming salamat, Jeff Caparas.
At kaugnay po niyan, lumabag sa dalawang araw na liquor ban sa Metro Manila, umabot sa mahigit 100. Yan ang saktong balitang hatid ni Ana Cereso. Magandang morning, Tita Ana. Magandang morning, Tito Johnson. Kakabilanga ng babala na bawal uminom noong Linggo at noong Lunes, kaugnay ng eleksyon, marami pa rin ang hindi sumunod dito sa pinatupad na liquor ban. Ayon sa NCRPO, nasa 102 ang mga kababayan natin hindi sumunod dito sa pinatupad na liquor ban sa Metro Manila. Ang pinakamarami na huli ay tulad ng sa balita ni Jeff ay sa Quezon City. Ayon sa QCPD, umabot sa 59 ang nasta nila. Sumunod naman ang Manila Police District na mayroon 27, Northern Police District na may 8, Eastern Police District na may 6, at Southern Police District na may 2. Kasama sa nahuli ang 2 empleyado ng Barangay East Rembo sa Makati na isinumbong ng isang concerned citizen. Kwento niya, may 2 lalaki na umiinom mano ng alak sa kahabaan ng 28th Street dakong alas 8 Lunes ng gabi. Nagsinita ng mga otoridad ang 2, sinubukan pa umanong manlaban habang isang lalaki ay nagbato pa umano ng di magandang salita sa mga pulis na rumisponde. Agad naman nahuli ang 2 at haharap sila sa reklamong paglabag sa liquor ban, kaugnay ng eleksyon, alarms and scandal at resistance and disobedience to a person in authority. Johnson? Maraming salamat, Ana Cereso. Samantala, napanatili ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. ang malaking lamang sa pagkapangulo sa partial and unofficial results ng PPCRB o ng COMEDEC. Nakakuha na si Marcos Jr. ng 31,067,857 votes. Pangalawa, si Vice President Lenny Robredo na may 14,805,410. Pangatlo, si Senador Manny Pacquiao na may 3,628,608. Pang-apat, si Manila Mayor Isko Moreno na may 1,892,991. Nasa panglimang pwesto si Senador Panfilo Lacson na sinundan ni Faisal Mangundato, Ernesto Abella, Calyodi de Guzman, Norberto Gonzalez at Jose Montemayor Jr. Tanggap naman na ni Moreno, Pacquiao at Calyodi ang pagkatalo. Habang si Lacson, sinabing uuwi na siya matapos ang mahabang panahon ng paglilingkod sa publiko. Nagpasalamat naman si Robredo sa mga taga-suporta at nanawagang igalang ang naging resulta ng halalan. Oras natin, 6:09 ng umaga, napanatili rin ni Davao City Mayor Sara Duterte ang malaking lamang sa vice presidential race. Sa partial and unofficial results ng COMELEC, nakakuha si Mayor Sara ng 31,517,968 votes. Pangalawa si Senador Kiko Pangilinan na may 9,223,030. Pangatlo si Senate President Tito Soto na may 8,178,164. Pang-apat si Doc Willie Ong na susundan ni na Congressman Lito Atienza, Manny Lopez, Walden Bello, Carlos Serapio at Rizalito David. Samantala, patuloy na nangunguna si Robin Padilla sa mga kandidato sa pagka-senador. Pasok din sa Magic 12 sina Loren Legarda, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian, Francis Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Mig Suwiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Ontiveros at Jingoy Estrada. Habang nasa pang 13 pwesto si dating Vice President Jejomar Binay at tinanggap na ni Senador Richard Gordon ang pagkatalo, habang tuloy naman ang laban para kay Senador Leila De Lima. 10 minuto makalipas ang alas 6, samantala random manual audit ng COMELEC magsisimula ngayong araw. Yan ang saktong balitang hatid ni Nico Bagsik. Magandang morning, Nico. Magandang morning sa iyo, Tito Johnson. Walang dayaan. Yan ang sagot ng COMELEC. Matapos nga ang mga aberyang nangyari noong halalan, noong Lunes, hindi nila papasa ang mga pagsusuri. Sa mga pagsusuri, ang automated election system kung nagka-problema ng dayaan. Pwede ring busisiin ng publiko ang bawat election return sa bawat presinto. Makikita rin kung may irregularidad sa sistema sa manual quick count ng PPCRB. At ayon kay Commissioner George Garcia, wala pang reklamo ang PPCRB sa ngayon. Meron ding random manual audit na magsisimula ngayong araw.
Ito ang magdo-double check na tama ang bilang ng makina sa pamamagitan ng mano-manong bibilangin ang balota sa piling presinto sa RMA o Random Manual Audit. Narito ang pahayag ng COMELEC. Even that, if you still insist, we can still check the election returns. Meron naman tayong election returns. We can do our own quick count. And then we can demand or ask for the voters VVPAT, yung voters receipt. Tira-transmit din po din kasi yan sa ating transparency server. Tito Johnson, sinabi rin ng COMELEC na posibleng makapagproklama na ng panalong senador at party list ang COMELEC bilang National Board of Canvassers ngayong linggo. At iyan ang latest dito sa COMELEC canvassing sa PICC. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Nico Bagsik. At narin na yata ang ating kasamang si Jeff. Jeff, magandang morning. Jeff? Hi, Chang. Magandang morning. Tito Johnson, mula rito sa Iligan City. At nice to see you again after ng mahabang coverage ng halalan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Magandang morning, mga kapamilya. Punta naman po tayo sa kwento. Kasama po si Larissa sa pagbibilang sa PPCRV na tuloy-tuloy lang. At ang pagdating ng mga volunteers at ang inaasahang dumami po, yan ang saktong balitang hatid nga po ni Larissa Lee. Larissa, magandang morning. Magandang morning. Alam mo, Tito Jeff, kagabi ay pumunta kami sa USC bandang alas 10 at kung saan nandoon ang command center ng PPCRV para i-monitor at verifika ang kasalukuyang resulta ng halalan. Naabutan ng news team sa labas mismo ng USC ang pila ng mga kabataan na nais mag-volunteer. Anila, galing pa sila ng trabaho at may pasok pa bukas ng umaga, pero mas ninais nilang pumunta doon para masigurong walang dagdag bawas na nangyari kaysa sa magpahinga. Base sa ating mga naging panayam, dismayado daw sila sa resulta ng halalan mula sa COMELEC. Kita namin sa kung paano na sabotahe ang election na to na pinangako ng COMELEC na matagal na ayos yung mga makina. At yun nga, anong nangyari sa mga ibang botante natin, hindi sila nakaboto. Nalulungkot kasi tayo sa nagiging result yung nakikita natin, to be honest. Kaya po kami nandito kasi gusto po namin makita yung buo at accurate pong pagbibilang. Okay. Kanina nakausap natin si Angela Antonio, ang Executive Director ng PPCRV. Sabi niya dahil sa dami ng mga gustong mag-volunteer, ang dapat sanang 8-hour shift ng mga volunteer ay pinaikli sa 3 to 4-hour shift para ma-accommodate sila lahat. At yung iba dine-deploy na rin, hindi lamang pag-encode ng mga election returns, kundi pati na rin para mag-duty sa helpdesk o kaya na may maging runner. Bumuhos din ang mga donasyong pagkain para sa mga volunteer. Sa ngayon ay hindi pa matiyak ng PPCRV kung hanggang kailan matatapos ang pag-encode at pagverika sa mga election returns, pero nasabi nila noon na baka umabot ito hanggang sa 10 araw. Balik sa iyo, Tito Jeff. Maraming salamat, Larissa Lee. Kaugnay po niyan, halos sa 5,000 election returns ang na-encode na ng volunteers ng PPCRV. Yan naman po ang saktong balitang hatid ni Rainiel Pawid. Magandang morning, Tito Rainiel. Magandang morning, Tito Jeff. Wala pa nga nakikitang discrepancies o aberya ang poll watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV dito nga sa 4,925 na election returns na kanilang natanggap mula sa mga vote counting machine o VCM simula ngayon kagabi. Ayon kay PPCRV Chairman Myla Villanueva, maliit pa ang bilang ng election returns na kanilang natatanggap. Mayroong 106,000 na ERs sa nagdaang halalan. Dito Jeff, inaasahang Miyerkules o ngayong araw ay darating pa ang mas maraming election returns na manually na i-encode ng mga volunteer upang matiyak na tugma ito sa electronic results mula sa transparency server. Nilinaw rin ng PPCRV na walang anomalya sa 6832 magic. Dito Jeff, ito ang kumakalat sa social media na consistent pattern sa vote percentage nila former Senator Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Lenny Robredo.
magpapatuloy ang operasyon ng PPCRV dito sa University of Santo Tomas Quadricentennial Pavilion hanggang sa May 20. Balik sa iyo, Tito Jeff. Maraming salamat, Rainiel Pawi. Samantala, sa ibang balita, NLEX magpapatupad ng dagdag presyo sa toll simula bukas. Alamin natin ang detalye mula kay Liza Aquino. Liza, magandang morning. Naku, eh, magkano bang itataas? Magandang morning, Chang Amin. Ako, ito nga po sa abiso na inilabas ng North Luzon Expressway ay magkakaroon po ng dagdag na 2 pesos para sa Class 1 vehicles, 6 pesos para sa Class 2 vehicles at 8 pesos para sa Class 3 vehicles na dadaan dito sa kanilang open system. Ito po yung kalsada mula Balintawak, diretso po hanggang dito sa may NLEX sa Marilao, Bulacan. Kapag naman po lalagpas na doon at dadaan na sa Bukawi, Bulacan, patungo ng iba pang lugar sa norte, ay may dagdag po na 34 centavos kada kilometro dito sa ating toll sa kanilang closed system. Abiso nga po ito na inaprubahan ng Toll Regulatory Board na bahagi po ng periodic adjustment sa dagdag sigil na sinimulaan noong 2016. Ibig sabihin po niyan, Chang Ami, ang end-to-end na dagdag pasahe na babayaran ng mga dadaan sa NLEX mula Bunga hanggang sa may area po ng Mabalacat ay sumatotal na sa 27 pesos sa Class 1, 69 pesos sa Class 2 at 82 pesos sa Class 3. Samantala, Chang Ami, nandito naman po ako ngayon sa may North Luzon Expressway Mindanao Avenue entrance. Makikita nyo yung toll dito. Tuloy-tuloy naman po yung pagpunta o pagpasok ng mga sasakyan natin dito sa area. Pero abiso na lang din po sa kanila ngayon, barado po yung isang entrada natin dito. Sa aking kaliwa, makikita ninyo ang isang malaking driller na naipit po ngayon dito sa may isang area ng North Luzon Expressway papasok ng Mindanao. Ayon sa mga driver, galing sila ng Antipolo at papunta po dapat sila sa direksyon ng Pier. Ngayon, dahil mabigat yung driller nila, yung truck na kumakarga noon, hindi po kinayat, sumayad po ito ngayon dito sa area. Sinusubukan pa nilang gawa ng paraan na maiangat na itong truck para maialis na ito sa pagkakahambalang dito sa nasabing lugar. Mula dito sa NLEX, balik sa iyo, Chang Ami. Maraming salamat, Liza Aquino. At babalikan natin mamaya si Liza. Oras natin, 6:19, na iproklama na ang mga nanalo sa iba't ibang lokal na posisyon dito sa Metro Manila. Kabilang dito si Makati Mayor Abby Binay na muling nanalo laban kay Joel Hernandez. Sa Pateros, muling manunungkulan para sa ikatlo at huling termino si Mayor Miguel Ponce. Sa Las Piñas, muling uupo bilang Mayor at Vice Mayor ang Chang, mag-inang Imelda at April Aguilar. Sa Marikina City, manunungkulan sa huling termino si Mayor Marcelino Marci Chudoro matapos talunin si Bayani Fernando. Sa Muntinlupa, uupo naman bilang alkalde si incumbent Congressman Rufy Biazon. Sa Valenzuela City, palit pwesto bilang alkalde at kongresista ang magkapatid na Rex at Wes Gatchalian. Sa Navotas, palit pwesto rin bilang alkalde at kongresista ang magkapatid na sina Toby at John Ray Tiangco. Sa Taguig City, wagi naman ang tandem ni Lani Cayetano at Arvin Alit sa pagka-alkalde at vice mayor. Sa Pasig, landslide ang pagkapanalo ni Mayor Vico Soto laban kay Iyo Bernardo. Sa Quezon City, muling nanalo si Mayor Joy Belmonte matapos talunin si Congressman Mike Defensor. Oras po natin, 6:21 ng umaga. Shout out po sa ating halos 5,000 live viewers sa Facebook at sa 13,000 naman na live viewers natin ngayon sa YouTube. Magandang umaga po. Salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong umaga. Samantala, naiproklama naman na rin ang ilang pang nanalong kandidato sa ibang probinsya. Sa Baguio City, nanalo muli ang mga nakaupong opisyal na sina Congressman Mark Go, Mayor Benjamin Magalong at Vice Mayor Faustino Oloan. Sa Surigao del Sur, nanalo sina Governor Alexander Pimentel at Vice Governor Manuel Alameda Sr. Gayun din sina 1st District Representative Romeo Momo Sr. and 2nd District Representative na si Johnny Pimentel. Sa Batangas, idiniklara ang alkalde at vice-alkalde ng Lobo ang mag-asawang sina Lota at Gaudioso Manalo. Wagi rin ang incumbent mayor at vice mayor
ng mataas na kahoy na sina Janet at Jay Ilagan, habang nahalal bilang bagong alkalde ng Agoncillo si Attorney Cindy Reyes, habang panalo rin ang re-electionist na mister nitong si Vice Mayor Daniel Reyes. Sa masbate, panalo sa pagka-vice alkalde ang kasalukuyang mayor na si Rowena Tuason, habang waging alkalde ang mister nitong si Socrates Tuason. Sa bukid noon, pinirok lama, gobernador naman si Oniel Roque, habang panalo bilang kongresista ang misis nitong sila Arnie Roque. Medyo sumilip na po yung araw dito sa bahagi ito ng Pilipinas, sa Iligan, gayon din sa Marawi. Ito mga nakalipas na araw ay napakalakas ng ulan. Diyan ba, Tito Johnson, saka Tiang Ami, kamusta yung naging weather sa Metro Parang Manila? Parang umulan siyang kagabi. Oo, no, Tito, medyo makulimlim ngayon ng konti kagabi dito sa Quezon City. Ang ganda ng background mo, Tito Jeff. Virtual yan, ano? Hindi, totoong background. Magpalakad tayo ng tao para makita mo. Ang ganda. Akala ko'y nasa Morato ka lang eh. Ganyan tayo kayo sa Iligan City matapos nga nating manggaling sa Marawi sa ating halalan coverage. Alamin natin na Chang at Tito Johnson kung ano nga ba yung aasahan ng ating mga kapamilya ngayong araw. Mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, makasama natin si Raymond Ordinario. Tito Raymond, maganda morning. Yes po, magandang umaga po, Tito Jeff, Tito Johnson at Chang Ami. At ito po magiging lagay ng panahon natin sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin pong epekto ng intertropical convergence dyan sa Mindanao na magdudulot po ngayon pa rin ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at pag-apagulog sa buong Mindanao at Palawan. Samantalang easterlies naman na nakapekto pa sa malaking bahagi ng ating bansa, kaya patuloy ating aasahan dito sa Metro Manila and the rest of the country ang pagkakaroon ng mga liwara sa panahon, maliban lamang sa mga pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ngayong araw ay mula 25 hanggang 35 degrees Celsius, 17 to 25 naman sa Baguio City, at dyan po sa may Metro Davao area ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong nakataas na gale warning sa naman baybay ng ating kapuluan, kaya malayo mga kapalaot ang ating mga kababayan maingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Asahan po natin ang banayad ng kasakatamtamang pag-alon sa buong kapuluan. Within the next 3 days, wala pa rin tayong inasahan na bagyo na maaaring mabuo o pumasok ng ating area of responsibility. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. Maraming salamat, Tito Raymond Ordinario mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. It's time, mga kasakto, para sa ating trending showbiz balita ngayong Wednesday morning. Bukod nga po sa action star turned politician na si Robin Padilla, ilang first-timer celebrities rin ang sumabak at nagwagi sa kanilang electoral bid sa halalan 2022. Gaya na lang nina Nash Aguas, Arjo Ataide at marami pang iba. Nasungkit ni Nash Aguas ang pwesto bilang konsehal sa Cavite City at wagi rin si Arjo Ataide bilang first-time congressman naman ng Quezon City sa 1st District. At si Javi Benitez naman ay magsisilbing mayor ng Victorias Negros Occidental. Habang muling iniluklok sa pwesto sa pangatlo at huling termino sa pagkakonsehal ng unang distrito ng Makati, si Jong Hilario. Si EJ Falcon naman ay uupong vice governor ng Oriental Mindoro, habang nakuha ni na Daniel Fernando at Alex Castro ang pagkagobernador at vice-gobernador ng Bulacan. Ang beauty queen na si Lerin May Bautista ay isa na sa bagong konsehal ng Los Baños, Laguna. Nagwagi rin si Angelo De Leon na matagumpay sa pagiging konsehal ng Pasig. Sina Vandolf Quizon at Jomari Iliana naman ay ang mga bagong halal na councilor ng Paranaque City. Wagi naman ang mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres Gomez na nagpalit lang ng pwesto sa pagka-kongresista at pagka-mayor ng Ormoc City. All the best sa ating mga celebrities turned politicians, at nawa ay mapagsilbihan ninyo ng tama at tapat
ang inyong mga constituents. Congrats! Ay, congratulations ha, sa mga nanalo ho, kayo man ay artista o artistahin lang. Panahon na para paglingkuran ng inyong mga constituents. Oy, meron tayo ngayon, Chang and Tito Jeff, na marami-rami ngayon ang nakatutok ha. Mas maraming 15,000 live viewers po ang meron tayo sa YouTube. Good morning po sa inyo. Eh, Tito Jeff, kumusta ba situation ngayon dyan sa inyo sa patapos yung pamamaril kahapon? Nung bumaba tayo ng Marawi, medyo kalmado na, Tito Johnson, yung sitwasyon doon sa may Lanao Provincial Capital, Lanao del Sur Provincial Capital. Pero mahigpit pa rin yung naging siguridad dahil marami pa rin na mga sundalo at pulis ang nakabantay. Pero so far, medyo malaki yung pinagbago nung pagsapit na nung pahapon at gabi. Dahil na naging magulo yung sitwasyon noong mga magtatanghali dahil na rin nga sa mga supporters ng competing kampo sa pagitan ng dalawang kandidato ng pagka-mayor sa Maya Butig. Pero naging maayos na nga yung sitwasyon pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, Tito Johnson, batiin muna natin yung ating mga kapamilya nakatutok sa Facebook. Meron tayong 4.6 thousand live viewers ngayon sa Facebook. Diyan sa YouTube, sa anong sabi mo? Ilang tayong viewers? Meron tayo, Tito Jeff, na 15,000 live viewers ngayon sa YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po'y nakabawi na kayo ng tulog ha, at medyo balik na ulit sa normal nating trabaho sa mga may pasok ho dyan. At maganda umaga rin, and happy birthday kay Dr. Gladys Joy Manabat. Happy birthday. Baka may babatiin ka din dyan, Tito Jeff. Ikaw ba, Tito Johnson, nakatulog na? Ay, oo naman. Tayo ay kakampi ng higaan. Masa tayo eh. Masa! Masa ang dalti kasi yun. Yung mga tayong nag-duty ng dire-diretso ng ilang araw. Oo, dire-diretso nga ang duty ninyo eh. Eh parang masarap iboto ngayon ang mga kama. Pero ilaban muna natin at syempre marami pa tayong kailangan ibalita sa patuloy na pagbabantay natin sa halalan. Magandang morning sa ating mga usual na nakatutok sa sakto, ating mga regulars, isa na dyan, si Lina Ho, si Malu Gakad, good morning. Good morning din kay Louie Carias Basco, kay Nona Damian, hello, good morning. At good morning din ang ilan sa ating mga kababayan, gaya ni Oliver Lucas, ang aking kaibigan nakatutok ngayon mula sa Quezon City. Diyan ba, Tito Johnson, meron na ba? Ito eh, may mga pa-shoutout ako dahil kahapon wala tayo. Eh, naku, maraming nag-birthday. Batiin ko lang ng belated happy birthday si Tita Aster Amoyo. Belated happy birthday po. Ganon din kay June Lalin at kay Tita Telma Gutierrez Beltran. Sa aking coach at kaibigan na si Gian Budol. Happy birthday kay Maki Pablo. Ganon din at kay Penny Lane Samson. Belated happy birthday. At ngayong araw naman na ito, ay nagbe-birthday din ang ating kaibigan na si Divo Bayer na nasa Amerika at kay Judy Ann Santos Agoncillo. Happy birthday, Juday! Happy birthday sa mga nagbe-birthday at Tito Jeffy. Kumusta mo na lang kami dyan kila Kuya Nathan Abrio at kina Jerry Bizares. Palakarin mo nga mamaya kung talagang hindi virtual yung background mo, Hane. Mga kapamilya, andyan ba? Kaya paanap ko eh. Pakuha nga si Nathan at si Jerry. Hinahanap na kanya. Tulog pa eh. Mag-bihis muna kayo kasi pinapatawag kayo ng ano. Yung crew ko kasi ang kasama niya doon. Ingat kayo dyan ha, mga kapamilya. Hindi pa sila ready. Unang hindi pa sila ready to be on camera ngayon araw. Mahiyain ha. Unang bugso pa lang po yan ang mga saktong balita ngayong Wednesday morning. Wednesday na ano. Dahil sa ating pagbabalik, ang ilang pang mainit na saktong issue at balita ngayong umaga, ihahatid namin sa inyo. Mia Mia! At abangan din po later sa ating saktong kwentuhan, ang inyo pang pamilya ay nagkakaalitan na dahil sa halalan. Ilan na ba ang na-unfriend na kaibigan dahil hindi nga nagkakaintindihan? Paano nga ba natin maaayos ang ating mga relasyon na winasak ng halalan? Naku po, makakakwentuhan natin mamaya ang isang eksperto. Abangan niyo po yan. Dito lamang sa programang nagbibigay ng tamang timpla sa inyong mga umaga, magbabalik pa rin po ang... Sakto! Walang kulang. Unfriend pala. Kailangan sakto lang. Nagbabalik po ang sakto at narito ay kalawang bugso na ating mga saktong balita ngayong umaga.
isa-isa na pong naiproklama ang mga bagong halal na mamumuno sa ating bansa, lalo sa local positions. Gaya po ng mga nagdaang halalan, may mga naitala pa ring aberya. Isa na po riyan ang pagpapaiwan ng mga balota sa mga butanteng natsyempohan ng pagkasira ng vote counting machines. Pero ayon sa election watchdog na kontradaya, karapatan ng butanteng bantayan at siguraduhing mabibilang ang kanilang mga boto. Kausapin po natin ang convener ng kontradaya para sa iba pang mga detalye at kanilang observation sa katatapos na halalan. Magandang morning po sa inyo and welcome to Sakto, Professor Danilo Arao. Kumusta ho kayo? Yeah, magandang umaga sa iyo, Johnson, at sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng teleradio. Siyempre, puyat pa rin, wala pa rin tulog halos. Katulad mo. Huwag ho kayong mag-alala, hindi po kayo nag-iisa ne. Opo. Opo. Prof. Danny, sa inyong observation, ano ang kaibahan nitong katatapos na election sa previous elections bukod dun sa the usual na may mga hindi kontento sa resulta at mga allegations ng dayaan? Ito na po yung pinakamalalang election po siguro sa kasaysayan ng ating automated election. Hindi lang ito usapin ng breakdown ng vote counting machine na di hamak na mas mataas ang bilang at saka marami sa kanila nangyari umaga pa lang. So mabilis yung sa pagsisimula pa lang nga sa balita, 10 replacement PCM na kagad ang kinailangan deploy. So yun yung problema sa halalang ito bukod sa mahabang pila. Tapos yung extent din ng disinformation, yung denialism at saka yung red tagging mas intense ngayon dahil sa napaka-polarizing nga nitong ating election system. Kaya ito yung dahilan kung bakit dahil sa mga aberya at irregularidad sa mismong araw ng halalan at kahit sa pandaraya noong panahon ng kampanya through vote buying and other means like harassment and intimidation, talagang napuput into question, Johnson, yung resulta ng halalan at pati na rin yung mismong sistema ng eleksyon. Mas malaki ang epekto nito sa mga first-time voter. Ayaw sana natin silang ma-disillusion o ma-disappoint sa ating electoral exercise dahil bahagi ito ng ating demokrasya, pero dahil sa kapalpakan ng COMELEC at saka ng Smartmatic, yung malamang na nangyayari. Kaya yung kilos protesta na ginawa namin kahapon, isa itong manifestasyon ng aming collective indignation dun po sa mishandling po ng ating election system. Opo. Ano, Professor, ang kalimitang natanggap ninyong complaints bukod dun sa ilang mga nag-intay ng ubod ng habang oras sa pila dahil nagka-aberya nga ang VCMs at dun sa allegations ng dayan, ano pang mga natanggap po ninyong complaints mula sa ating mga kababayang bumoto? Okay. Out of more than 3,000 na complaints na nakuha namin, 900 yung almost 1,000 yung verified complaints po talaga. Karamihan po sa mga incident reports na nakuha namin ay tama ka tungkol sa mahabang pila at saka BCM malfunction. Pero bukod roon, meron ding mga kaso ng red tagging, vote buying, harassment and intimidation tulad ng nangyari sa Lanao at sa Maguindanao. At saka syempre pa, binantaya ng aming mga volunteer yung napakahabang pagboto sa Piñahan, sa Quezon City at saka sa Teachers Village East. May mga botante na alas 6 pa nakapila, alas 6 ng umaga, napagsarahan na po sila ng polling precinct ang alas 7, tapos naghintay hanggang hating gabi, hindi pa rin po nakakaboto. So ganun yung extreme cases po talaga ng nangyari sa mga ano sa mga botante. Talagang wala tayong masyadong mapiling salita kundi nakakadurog ng puso. Isipin niyo na lang, Johnson, ha, nandoon ka sa polling precinct, umaga pa, gabi na, napapanood mo sa TV, sa ABS-CBN, na nagbibilangan na, tapos ikaw, naghihintay ka pa rin na makaboto. So, nakakadurog po ng puso yon. At yun yung masasabi nating concrete anecdotal evidence na meron talagang kapalpakan ang Smartmatic. Dapat ma-blacklist na yan, palayasin na sana yan sa Pilipinas. At ang COMELEC, dapat investigahan yung lahat ng mga nangyaring problema at aberya. At huwag sabihin minor problems lang ito. Oh. Hindi po minor ang potential disenfranchisement. Oh. Prof. Danny, anong take naman ninyo? Bagamat sinasabi na problema rin sa makina yung dahilan kaya nagkaroon ng ubod ng habang pila, pero nung nagpasukan na yung mga resulta ng boto, apakabilis naman daw. Oo nga po. We should welcome yung mabilis na transmission kasi under election rules, within 1 hour dapat ng closing ng polling precinct, nakapag-transmit ka na.
So we expect sana kung gumagana lahat ng makina at saka maayos yung proseso, sabay-sabay talaga siya. Ang dapat investigahan, hindi pa yung speed ng transmission eh. That's a minor point. Ang dapat investigahan, totoo ba na dun sa transmission, nauuna yung ibang server kumpara sa iba? Nauna ba yung media server kumpara sa Comelec server at saka sa mga municipal server? Kaya mas mabilis yung nakukuha ng media? Hindi dapat ganun eh. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi from the VCM, ang transmission po, sabay-sabay yan. So kung ano ang nakukuha ng media, yun din dapat ang ang pumapasok sa Comelec server, sa municipal server, at saka sa iba pa. Pero ngayon, nakikita natin yung discrepancy dun sa figures. Yun po ang dapat investigahan at dapat isapubliko ng Comelec at the soonest possible time yung anumang resulta ng kanilang pagsusuri dito. Opo. Prof. Danny, sa inyong observation, saang lugar sa bansa yung may pinakamaraming reklamo ng aberya or kung reklamo man ng dayaan, nasaan po sila? Batay po sa report na nakuha ng monitoring center namin sa Contradaya, marami po talaga sa Luzon, pumapangalawa sa Visayas at meron din siyempre sa Mindanao. Pero yung bulk talaga, in terms of numbers, kung yun yung tanong po ninyo, NCR talaga yan at saka certain parts din po ng Mindanao. Opo. Prof. Danny, dun sa mga verified complaints na natanggap po ng Contradaya, anong next move po ninyo? Anong assistance ang pwedeng maibigay po ninyo dun sa mga nagre-reklamong may mga hawak naman talagang ebidensya? Meron po kaming standby na lawyers na handang tumulong. In fact, yung lawyer namin ang tumulong dun sa kaso sa ilang mga presinto sa Quezon City. Kahit gabi na, pinatakbo pa rin namin yung lawyer namin, pinakausapan namin na tumulong at mag-intervene. Buti na lang nandun siya at naka-interview naman kahit papano at nabigyan ng kaukulang guidance. So tuloy pa rin yung ganong klaseng serbisyo. I understand si Attorney Ona Caritos ay nandito mamaya. So syempre yung lente, malaki rin yung naitutulong nila in terms of legal assistance. Bagamat sinusubukan din ng Contradaya na mag-ambag kahit konti. Tapos sa usapin ng pag-file ng reklamo, ng formal sa Comelec, we will talk about that sa aming General Assembly, sa aming meeting at the soonest possible time. All options are open. Pero pansamantala lang, gusto kong banggitin na mas extra legal ang labanan ngayon. Kaya sa usapin ng mga kilos protesta, talagang kami ay sasama sa mga malawakang protesta. Yung nangyari kahapon na pinangunahan namin at sinamahan namin, una pa lang ito sa serye ng pagre-rehistro ng aming collective indignation po. Kasi ang dayaan, kahit kailan, hindi po acceptable yan. At talagang questionable yung resulta dahil sa kapalpakan po ng Comelec at saka ng Smartmatic. I'm sorry to say. Prof. Danny, maraming salamat sa oras po ulit ninyo at makikibalita kami anuman ang magiging susunod na hakbang po ninyo sa monitoring ng hindi pa natin natatapos na halalan dahil mag-iintay pa tayo ng final results at proclamation ng mga mananalong kandidato. Salamat po, Prof. Danny. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po si Professor Danilo Araw ng Grupong Contradaya. Samantala, kasama rin natin ang Executive Director ng Legal Networks for Truthful Elections o LENTE. Magandang morning and welcome back sa Sakto, Attorney Ona Caritos. Magandang morning, Jeff. Magandang morning sa lahat ng mga pagpapanood natin. Ikaw ba, Attorney Ona, nakatulog na? Sakto naman, sakto lang. Sayang siguro. Ayun eh, lahat nga, sabi nga ni Tito Johnson kanina, hindi ka nag-iisa sa panahon na ito. Siguro, unang tanong lang, Attorney, ngayon po nasa canvassing at proclamation stage na po tayo ng Halalan 2022. Ano po yung overall assessment ng LENTE sa nangyari pong halalan? Wala pa kami overall assessment, Jeff, kasi ngayon magsisimula pa lang yung random manual audit na parte rin tayo. Yung random manual audit ay basically mayroong isang polling place sa lahat ng legislative districts sa buong Pilipinas na mapipili at yung mapipiling mga polling place na yan or yung mga ballot boxes sa polling place na yan ay iisa-isahin bibilangin yung mga balota. So magkakaroon ng manual count at i-compare yung manual count na yan sa machine count. Yung manual count sa machine count. So yan ay magsisimula na ngayon sa Diamond Hotel. So isa yan sa mga isa pang paraan para makita natin kung tama ba yung pagbibilang ng makina. So wala pa kami overall assessment, Jeff, pero doon sa nangyari sa atin,
noong May 9 or noong Lunes, meron na kami initial na mga identity. Yung conduct of voting mismo. Anong assessment natin doon? Yung assessment namin, ang top 3 problems na na-encounter natin noong araw na election ay una-una yung breakdown ng machines. Yung pangalawa, yung mga nawawalang pangalan sa listahan ng mga botante. Pangatlo, yung kawalan ng familiarity or hindi masyado alam ng mga support personnel natin kung ano yung gagawin or ano ba yung mga dapat nilang gawin na i-explain sa mga botante katulad ng bumoboto sa EAPP or yung sa Emergency Accessible Polling Place. Yung bumoboto kapag nasira yung makina, ano yung options. Kasi marami kami natanggap, Jeff, noong Monday na pinipilit sila na iwan yung balota, eh hindi naman yun lang yung option. May option na kapag nasira yung makina, either iwan mo yung balota mo na tapos na, or mag-intay ka na ma-repair yung makina, mapalitan yung SD card, magawa yung printer ng VCM. Dito, attorney, sa Lanao del Sur, kung saan ako nag-cover ng halalan, eh maraming alegasyon ng pandaraya, umano na nangyari. May mga nagsasabi na may mga pre-shaded ballots na o yung mismong kasama yung mga poll watchers doon sa BEI na nagsishade na ng sabay-sabay na mga balota. Bagamat syempre kailangan pang patunayan yan gamit yung mga ebidensya na sinasabi nilang meron sila, anong pwedeng gawin sa mga ganong instances? At sa social media marami rin tayo nakikita nagki-claim ng ganun ngang mga insidente sa iba't ibang panig din ng Pilipinas. Kayo ba may na-monitor at anong pwedeng gawin nila kapag may mga ganun silang reklamo? May mga ganyan tayong na-monitor, Jeff, kasi isa sa mga focus ng aming monitoring noong Lunes ay sa BARM talaga, kasi nga concerned kami sa unang parliamentary election sa 2025. So may mga ganyang reports sa mga ganyang pagkakataon, lagi importante ang ebidensya. Kaya mahalaga yung mga pictures, yung mga videos na kumakalat ngayon at nagte-trending sa social media. Pero malaki ang role ng COMELEC dyan. Kasi alam naman natin, Jeff, na dyan ka, mahirap talaga magsampa ng reklamo sa mga ganyang kontrolado areas. Kasi sigurado, delikado buhay mo, delikado buhay ng pamilya mo. Kaya si COMELEC talaga yung merong, nasa kanya yung bola. Kailangan niya imbestigahan yung mga kumakalat na videos na ang nag-shade lang ay electoral board o yung watcher pa nga ang nag-shade. So kailangan si COMELEC may gawin dyan at hindi pwedeng, wala, isolated. Kasi pangit yan, lalo na sa Lanao del Sur. At tiga doon si Chair, doon ang kanyang probinsya. So dapat may gawin sila dyan sa mga ganyang videos. Attorney, isa pa sa mga issue na lumabas sa BARMM na region ngayong itong halalan ay yung supposed reshuffling ng mga election officers sa iba't ibang probinsya. Sa Lanao del Sur, may mga ilan tayong nakausap na supposedly mga election officers na magsaserve, pero ang reklamo nga nila ay bigla raw silang pinalitan bago maghalalan ng mga tao na civilian na hindi pa umano nagkakaroon din ng experience conducting an elections. Kayo po, may ganun din bang report at ano pong pwedeng magawa tungkol naman po sa ganyang issue? Ayan, NRF, sa totoo lang, prerogative naman yan ng Commission on Elections sa pagpapalit. Yan ay nasa control at authority nila. Pero kailangan nating tandaan rin, si COMELEC kasi minsan nagpapalit siya without having in mind transparency. Kasi lagi operations dapat mangyari ang election. Pero kailangan tandaan din ni COMELEC na sa mga ganyang pagkakataon, yung pagpapalit na election officers, ilang araw bago yung actual na araw ng halalan, dapat din i-explain yan eh. Lalo na may mga ganyang allegations na yung pumalit doon sa mga election officer ay walang alam or walang masyado training or bigla lang na-assign doon sa mga crucial pa na mga lugar, munisipyo sa Lanao del Sur. Kaya kailangan i-explain rin yan ng ating COMELEC. At kung meron talagang kaso, lalo na doon sa mga election officers natin, kailangan din nilang magreklamo. Kasi hindi naman pwedeng puro na lang yung sasabihin nila or mayroong mga allegations. So sana yung mga election officers rin, sana magkaroon din ng congressional hearing patungkol dyan para mas maliwanagan tayo lahat. Kasi kung puro lang dokumento at puro mga yung mga sinasabi lang nila yung basehan natin, mahirap talaga siyang magkaroon tayo ng assessment.
Attorney, yung mga makina po, nabanggit ko kanina, marami po nag-breakdown ng makina. Nagkaroon po ba ng random manual, nagkaroon ng random audit po sa mga VCMs? Kasi meron tayong ginatawag na final testing and sealing. Isang linggo bago mag-araw na election. Isa itong confidence building measure. At na-report naman yan na wala naman masyadong nag-breakdown or nasirang mga makina. At yan ay napalitan. Kaya tayo nagtataka rin nung araw na election na madami pa rin nasira. Pero hindi naman yan imposible mangyari. Yung kinakataka lang talaga natin nung Lunes, bakit napakatagal? In some areas, mapalitan yung makina, ma-repair yung printer ng makina, or mapalitan yung SD card. Lalo na nasa Santa Rosa lang yung pagpapalit. So, kailangan ma-explain niya ni Comelec kasi in previous elections, nasisira at nasisira ang makina eh. Pero hindi tayo nakakarinig na insidente na hanggang kinabukasan ay nag-iintay pa rin yung mga electoral board natin or may mga botante tayong nag-iintay pa rin para makaboto. So yan dapat i-explain din ni Comelec na ano yung nangyari doon sa logistics o yung kanilang pag-respond doon sa problema. Yung sa Quezon City nga, di ba, parang matagal yung mga botante nag-antay hanggang gabi para lang magawa nga yung kanilang karapatan na bumoto. Siguro po, attorney, last question na lang po. Ano po yung tulong na maaasahan ng mga may reklamo sa nakaraang halalan mula po sa Lente? Kami po, patuloy po kami tumatanggap ng reklamo, ng tanong o ng sumbong sa aming mga hotlines. So patuloy lang po kayo mag-submit ng report. Ang pag-uusap ko lang po sa mga kababayan natin kasi lalo na pagtapos ng eleksyon, yung interest talaga na maghain ng reklamo o ipagpatuloy yung mga reklamo or insidente or report na insidente nawawala ay bumababa. So kung talaga po kayo ay may nakitang violation or report na talaga hindi niyo po makakalimutan at kailangan niyo pong sabihin, maging parte ng documentation kung ano nangyari sa eleksyon natin, maaari po kayong sumangguni sa Lente at kami po ay tutulong sa inyo. Maraming salamat, Attorney Ona, sa pagsama po sa amin ngayong umaga dito sa Sakto. At palakas lang po at medyo mahaba pa po yung proseso natin bago po matapos. Sige po, thank you very much. Yan po si Attorney Ona Caritos ng Lente. Samantala mga kasakto, makisali na sa kwentuhan dito po naman sa ating Poll for You. Log on na sa joynow.ph/sakto o kaya naman i-scan ang QR code sa inyong mga screen at sa aming pagbabalik, kukunin namin ang inyong pulso. Dito lamang po yan sa Sakto! Nagbabalik po ang Sakto at kanina kinuha natin ang pulso ng ating mga kasakto kung aling aberya sa pagboto ang naranasan nila. At here na poll, ang napili na ating mga kasakto ay 57% para sa letter A. Maraming nangyaring aberya nung araw na yon. Abangan po ninyo ang susunod pang pulso ng ating mga kasakto. Dito lamang po yan sa Poll for You. Oras po natin, 7:03 ng umaga at narito pa ikalawang bugso ng mga saktong headlines ngayong umaga. Comelec, idireklarang pangkalahatang mapayapa umano ang halalan sa kabila ng ilang insidente ng karahasan. Department of Health, aminadong hindi nasunod ang health protocol sa mga polling precinct. At bad news po sa mga motorista, presyo ng mga produktong petrolyo, tumaas na naman. Umpisa po natin ang ilang pa mga balita mula sa ating mga patrol ng Pilipino. Patuloy ang dagsa ng mga pasahero sa PITX. Matapos bumoto, tinaasahan na magtutuloy-tuloy ito sa mga susunod na araw. Yan ang saktong balitang hatid ni Ana Cerezo. Tita Ana, maganda morning. Magandang morning sa iyo, Tito Jeff. Balik Maynila na nga itong mga kababayan natin na umiinit po din siya noong Biyernes hanggang Linggo para bumoto ng halalan. Sa katunayan, ayon sa tagapagsalita ng PITX, si Jason Salvador, kahapon, kagabi, umabot ng 121,000 yung foot traffic dito sa may PITX. Ayon kay Salvador, inaasahan nila na kahapon yung bulto ng mga pasahero. Kwento ng mga mananakay dito, Tito Jeff, nagsama ang mga sakay ng bus pabalik ng Maynila. Hindi ito kasing hirap tumakay tulad noong pauwi sila. Noong weekend kasi lumagpas ng 150,000 ang mga individual
na bumiyahe dito sa terminal na ito. Ayon sa mga pasahero na naabutan ko, sinadya nila umuwi sa probinsya para lang bumoto. Bonus na lang raw sa kanila yung maikling bakasyon na kasama nito nung long weekend niya. Ang pintor na si Antonio Gonzaga halos hating gabi na nakarating sa TITX. Galing siyang Bicol at magpapalipad siya ng gabi, nagpalipad siya ng gabi dito dahil kasi inaantay niya yung EDSA bus carousel papunta kasi siyang Quezon App at para makatipid, aantay niya raw ito para libre. Si Rose naman, pasado alas 12 na ng umaga nakarating sa terminal. Tulad ni Antonio, umuwi siya sa Bicol para lang makaboto. Aminado si Rose na dismayado siya na hindi nanalo ang kanyang napiling kandidato. Gayun pa man, tulad ni Antonio ng pintor, kahit kuya't sasalubungin niya raw ng kahit kuya't yung sasalubungin ang pagbabalik ng trabaho, hindi siya nagsisisi sa biyahe niya umuwi sa probinsya para lang bumoto. Pagkaboto, pahinga lang isang araw, diyan ulit. Umuwi kasi ako para bumoto kasi importante po yun. At saka sa family ko rin. Yung papunta nga lang ng Bicol, yung medyo mahirap kasi sobrang siksikan tsaka unahan po. Pero yung pabalik po, medyo madali naman akong nakakuha ng sasakyan. However, medyo, madami pa rin pasahero. Sulit naman po kasi naiboto ko naman yung gusto kong iboto. However, hindi lang, medyo tihada lang ngayon. Pero it's worth it pa din. Tito Jeff, sa ngayon tuloy-tuloy ang dating ng mga tao dito galing sa mga kandidat nilang probinsya. Karamihan ay galing nga sa Bicol. Ngayon medyo makaba na yung tila sa may harap ng lobby ng TITX, nag-aantay ng mga taxi o kaya ng mga iba pang masasakyan patungo sa mga iba't ibang lungsod dito na sa Metro Manila. Tito Jeff? Maraming salamat, Ana Cerezo. Samantala, oras natin 7:06, mga security personnel ang dalawang magkatunggali sa pagka-alkalde sa Nueva Ecija sangkot sa shootout nitong weekend, isa sa ilalim na sa inquest proceedings. Yan ang saktong balitang hatid ni Liza Aquino. Tita Liza. Tito Johnson, maharap nga po sa patong-patong na kaso at sa katunayan inaayos na ang inquest proceedings para sa 24 na individual na naaresto noong weekend matapos silang masangkot sa shootout sa may General Tino sa Nueva Ecija. Batay sa paunang ulat mula sa Police Regional Office 3, ang mga naaresto ay pawang mga security personnel ng dalawang magkatunggali sa pagka-alkalde sa lungsod. Ang General Tino, Tito Johnson, ang pangalawa sa pinakamalaking munisipalidad sa lalawigan. Lima sa mga individual ay security personnel ni Mayoralty Candidate Virgilion Bote, habang nasa 19 naman po sa mga naaresto ang tauhan ni incumbent City Mayor Isidro Paharilyaga. Nangyari ang shootout isang araw bago ang halalan. Maharap ngayon sa patong-patong na kaso na frustrated murder, gun ban violation at paglabag sa Firearms and Ammunition and Regulation Act ang mga sangkot sa insidente. Mayo 8 na maabutan po ng mga tauhan ng PNP na tadtad ng tama ng bala ang dalawang sasakyan na magkabilang panig. Nakumpiska sa tauhan ni Bote ang isang 12-gauge shotgun at caliber 45 pistol habang nasabat naman sa tauhan ni Parilyaga ang mga sumusunod. Limang M16 rifle, 12 caliber 45 pistol, 3 9mm pistol, isang caliber 40 pistol at isang 12-gauge shotgun, mga bala at mga election paraphernalia. Sa ngayon ay wala pang official statement na inilalabas si Bote at Paharilyaga hinggil dito sa insidente. Lumabas naman, Tito Johnson, sa resulta ng halalan na mananatiling alkalde ng nasabing lungsod, si incumbent City Mayor Isidro Paharilyaga, matapos malamangan ng nasa 1,200 na boto ang kalaban na si Bote. Matagal nang mainit ang politika sa nasabing lugar at sa katunayan, noong July 2018 ay tinambangan ng hindi kilalang salarin ang dating mayor ng lugar na si Ferdinand Bote habang siya ay nasa National Irrigation Administration Office sa Kabanatuan. Balik sa'yo, Tito Johnson. Tita Liza, may binanggit ba ang PNP kung hanggang saan aabot ang investigation? Meron bang pananagutan or magiging pananagutan yung nagkatunggaling mayor na si Ginto at si Paharilyaga? Sa ngayon, ang sinasabi pa lang ng PNP po sa atin ay yung mga kaso pa lang na kanilang isasampa
dun sa mga direktang involved dito sa insidente. Hinihintay rin natin ano magiging pahayag ng dalawang mayor dahil mga tauhan nila ito. Pero sa mga oras sa ito, pagkatapos ng halalan, ang mga public statement na inilalabas pa lang nila ay yung hinggil nga dito sa naging resulta ng nangyaring eleksyon. Maraming salamat at hindi pa lunsod ang General Tino. Hopefully ay magiging lunsod. Medyo maliit po kasi yung... Municipalidad. General Tino or municipalidad. Sa tawag po namin ay Bayan ng Papaya. Salamat, Liza Aquino. 7:10 po ang oras. Sa ibang balita, abiso po sa mga motorista. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 4 pesos and 20 centavos nga po ang itinaas sa kada litro ng gasolina at diesel, habang 5 pesos and 85 centavos naman sa kerosene. Tumaas din po ang presyo ng imported na langis kasunod ng plano ng European Union na huwag nang kumuha ng langis galing sa Russia dahil sa pag-atake nito sa Ukraine. Kung matutuloy ang oil embargo, maaring pataas pa rin ang presyo sa mga susunod na linggo dahil nga po sa kakulangan ng supply. Sa Cavite po, dalawang lalaki ang inaresto dahil sa di umano'y vote buying. Yan ang saktong balitang hatid ni Lariz Lee. Magandang morning ulit, Lariz. Kamusta? Magandang morning, Tito Jeff. Huli sa akto ang dalawang lalaki na namimigay ng pera sa barangay Halang sa Nai, Cavite kahapon habang inuudyok ang mga tao na iboto ang isang kandidato. Namimigay din ang mga ito ng campaign paraphernalia kahit tapos na ang panahon ng pangangampanya. Kaya nahuli itong mga suspect ay dahil nakatanggap ng iba't ibang tawag ang mga pulis mula sa mga concerned citizen na nagre-report na di umano ay may vote buying na nagaganap sa kanilang lugar. Nakumpiska ang 50 piraso ng puting sobre na may 500 piso bawat isa, mga sample ballot at listahan ng mga kandidato. Balik sa iyo, Tito Jeff. Maraming salamat, Lariz Lee. COMELEC pinaliwanag kung bakit mabilis ang transmission ng election returns. Yan naman ang saktong balitang hatid ni Nico Bagsik. Nico, magandang morning. Magandang morning ulit sa inyo sa studio, Chang Ami. Magandang pasilidad at mga trained personnel. Yan ang paliwanag ng COMELEC kung bakit nga daw mas mabilis ang transmission ng mga resulta sa naganap na halalan noong Lunes. Mas marami nga ang nagtataka kung bakit mabilis ang pag-transmit ng mga resulta ng halalan noong Lunes ng gabi. Ayon sa COMELEC, mas mabilis daw kasi ang pagpapadala ng mga resulta ng mga makina ngayon kumpara sa mga nagdaang halalan dahil pinag-aralan at pinaghandaan nila ang mga nakakabagal sa transmission dati. May bago ring gamit kaya hindi na nabulunan ang transmission. Sinabi rin ng COMELEC na kasama ng nagtra-transmit ang overseas voting. Narito ang kanilang pahayag. Kaninang madaling araw, as of now, umabot na tayo ng 98.21%. So this is a breakthrough compared to other elections. Talaga mabilis yung transmission natin. And out of the 107,785, bakit 107? Because it includes overseas voting. May transmission din sa overseas voting. Chang Ami, ang ilan pa sa mga improvements anila ng teknolohiya ngayong taon ay ang pre-logical accuracy test kung saan sinama nila ang test ng transmission package sa lahat ng VCM na di nila ginawa noong mga nakaraang eleksyon. Stress test ng 106,174 VCM gamit ang dummy test data na sabay-sabay na nagpapadala ng resulta, maagang procurement at pagtayo ng mga data centers, pagkumpuni ng mga VCM transmission USB port at paggamit ng actual data center para sa connectivity noong sila ay nagsagawa ng field test at mock elections ang ilan pa sa mga paliwanag nila kung bakit nga mabilis ang transmission ng resulta. Mahigit 2,000 ang nai-record na mga pumalyang vote counting machines nung halalan noong Lunes. Kaya naman, nagdesisyon na din ang COMELEC na huwag nang gamitin ang mga ito sa midterm elections sa 2025. Balik sa inyo sa studio, Chang Ami. Maraming salamat, Nico Bagsik.
Mga vlogger na sumusuporta sa tambalang Marcos Duterte bumisita sa headquarters sa Mandaluyong. Yan ang saktong balitang hatid ni Jeff Caparas. Tito Jeff, marami pa rin bang tao? Tito Johnson, alam mo, mag-aalas 11 kagabi yan nang matsempohan natin sina Sas Rogando Sasot at Maharlika, yung mga kilalang vlogger at supporter nga ng tambalang Marcos Duterte na bumisita sa kanilang headquarters sa Mandaluyong. Ang mga taga-suporta, Tito Johnson, ng tandem na nakaantabay doon, masaya nang makitang dalawa. Lahat sila nagpa-picture kasama ang mga ito at nagsalo sa sayang na darama sa pangunguna sa bilangan ng kanilang pambato. Ayon kay Maharlika, umaasa silang matutupad ni BBM ang kanilang mga pangako. Ang mga supporters na nagpunta sa headquarters kagabi, ibinahagi na masaya sila kapag nagpupunta sa lugar. Narito ang kanilang mga payag. Kagabi, nandito na rin ako, tapos bumalik ako kanina. Gusto ko lang pumunta, parang ano lang, gusto lang, saya lang na nandito ako. Mag-overnight po ako dito kasi lagang napakabait po yung mga nandito, mga staff at yung mga guardia, taga nagbibigay po ng pagkain. Tito Johnson, mga mag-alauna nang umalis tayo dun sa headquarters at nakita natin na unti-unti na rin nagsisiuwian yung mga supporters doon. At kagabi rin, Tito Johnson, may mga ilang mga nakasasakyan na dumadaan sa EDSA ang bumubusina at nagpapakita rin ng suporta doon sa mga nakaantabay doon sa headquarters. At nakita rin natin ang ilang mga kawani ng PNP na iniikutan yung lugar para sa pagpapanatili ng seguridad doon. Tito Johnson. Maraming salamat, Jeff Caparas. Kuha naman po tayo ng update sa sitwasyon sa PPCRV. Andun pa rin ang kasama nating si Rainiel Pawid. Tito Rainiel, magandang morning. Magandang morning ulit, Tito Jeff. No? Ngayong araw nga ay inaasahang darating pa ang mas maraming election returns mula sa iba't ibang probinsya dito nga sa PPCRV Command Center. Tito Jeff, kaninang alas 2 na madaling araw ay dumating na nga ang ilang election returns mula naman sa probinsya ng Sorsogon. At inaasahan pang pagdating ng ibang ER mula sa Cavite, Rizal, Pasig, Batangas, Negros Occidental, Cebu, Iloilo at Cagayan de Oro City. Nasa 106,000 nga ang election returns nitong katatapos na halalan, ngunit 4,925 pa lang ang natatanggap ng PPCRV. Samantala, tuloy naman ang pagdating ng mga youth volunteer dito nga sa PPCRV Command Center para nga sa kanilang 2 oras na pagbabantay at pag-encode dito. Karamihan sa kanila ay may trabaho at klase pa nga ngayong araw. Kanina lang kababanggit ng PPCRV, no, Tito Jeff, na yung shortened na yung time nung mga nais mag-volunteer dito dahil nga sa dami ng mga dumarating. At kanina lang din ay nakita natin na meron pang mga volunteer naman mula sa Girl Scout of the Philippines. Sa wala namang problema ayon nga sa PPCRV dahil tuloy yung pagdagsa dito ng pagbibigay ng mga pagkain, lalong-lalo na nga doon sa mga tapos ng mag-duty na mga volunteer dito sa PPCRV. Balik sa inyo, Tito Jeff. Maraming salamat, Rainiel Pawid. 7:18 na po ang oras natin, mga kasakto. Samantala, kwentuhan muna tayo. Kayo ba ay may kapamilyang hindi kinakausap dahil nga sa alitan, sa politika, o may kaibigan na in-unfriend na dahil sa kanyang opinyon na hindi mo ma-respect? Naku, paano nga ba natin maaayos ang ating relasyon sa mga mahal sa buhay na kaiba sa ating pananaw? Tutulungan po tayo ng eksperto, ng isang eksperto. Ngayong umaga, makakausap po natin ang ating suki sa sakto at isa na rin pong relationship expert na si Miss Maribel Dionisio. Magandang morning, Miss Maribel, and welcome back to Sakto. Magandang morning din, Ami, at saka sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Nako, simulan natin na nitong pandemya, sabi nga, ang dami nating emosyon, hindi ba? Talagang yung mga emosyon na yun, naipon, tapos hanggang ngayon, nandyan pa din. Marami ang nararamdaman natin, tapos nangyari nga itong campaign period na heated and very emotional din ang mga tao. Siguro, paano ba natin ipoproseso muna yung feelings of anxiety? Yan, mahalaga yan eh, Ms. Maribel. Yung anxiety, sana meron tayong kausap na kaibigan o kamag-anak, kung hindi man professional, para ikwento itong ating nararamdaman.
yung tao sanang makikinig sa atin at hindi makikipagkontra o makikipag-away sa atin. Siguro sabihin mo sa kaibigan mo or kausap mo, pwede ka bang makinig muna ha? Huwag ka maghuhusga, wala kang sasabihin negative. Gusto ko lang ilabas itong aking nararamdaman. Okay? Mm-hmm. So, pakinggan natin naman yung mga damdamin ng ating mga kamag-anak or ating mga kaibigan. Oo. So, importante yung pakinggan lang muna. Pakinggan lang, walang reaksyon, walang opinion. Pakinggan lang. Tapos, pag tapos ka na, yun naman kaibigan mo. Parang ganun ba yun, Ms. Maribel? Oo. At saka yung makikinig, maganda pa kung makikinig ka, sasabihin mo, Ami, ito ba yung sinasabi mo? Mm-hmm. Na ito ba yung naintindihan ko? Mm-hmm. So, ulitin mo sa sarili mong salita yung sinabi, oo, yan nga. Okay. Gusto kong malaman kung bakit ganun ang iyong pananaw. Pwede mo tanongin bakit, di ba? Mm-hmm. Walang paghusga. Tapos, sabihin mo, ikaw naman, pwede kang makinig sa aking pananaw o sa aking damdamin. So, ganun din. We will take turns, ika nga. Huwag kayo tayong sasabay-sabay na parang nawawala ng panahon na makipag-usap. Oo. Sabi nga, Ms. Maribel, hindi mo daw makokontrol kung ano ang pwedeng sabihin ng ibang tao. Ang tanging makokontrol mo lamang ay yung magiging reaction mo. Mula kahapon at saka nung isang araw pa, kahit na mga ilang buwan na ang nakaraan, di ba, marami tayong nakikita sa mga feed natin, sa FB, mga opinion ng iba't ibang tao. Ang tanging makokontrol mo lang doon is yung how you will react, di ba, to it. Yung iba ang pagtanggap na parang parinig ba to sa akin? Dahil iba yung opinion ko, paano ba ipoproseso yung ganon? Kung magagalit ka lang, di medyo either palitan mo yung topic or sabi mo, teka muna ha, may gagawin ako, may pag-uusapan ako doon or may trabaho akong gagawin. Di umalis ka na lang ng maayos para hindi kayo magkasakitan ng loob. No? Kasi talaga may mga taong iba ang pananaw sa'yo at kung gusto mong i-convince doon sa iyong pananaw, walang pilitan. Sabihin mo lang, alam mo ako ganito kasi ganyan. Ikaw naman, ando yung sa'yo. Parang doon, we will preserve the relationship. Ika nga yung pagsasama natin, kailangan bigyan natin ng tuon kung mahalaga itong relasyon na to. Mm-mm. Kasi ang isa rin nakakalungkot na nangyayari dito, dapat maging aware din tayo na medyo ang demonyo, talagang ang unang sinisira ay pamilya, pagkakaibigan, yung mga ganyang relasyon, hindi ba? Pagka ganyang nagkakainita na yung argumento, yung mga, di ba, yung pagsasagutan sa mga feed, pwede ba talaga yung i-unfriend? Okay lang ba na i-unfriend? O medyo, meron pang isang ginagawa sa settings na pwede, unfollow, para hindi mo makita yung kanyang mga ganong mga isinusulat. Kung sa palagay mo toxic na. Pwede ba yung ganon, Ms. Maribel? Parang mas mild yung unfollow. Oo. Ang tawag dito, kasi sa unfriend. Painful, Yung unfriend, talagang parang, pinutol mo na. Oo. So, pag-isipan mo, kung may mga marami akong nakita nag-unfriend na sila. Actually, sinara na raw nila yung FB nila O di isa na muna. Yung iba, binlock pa nga daw, Ms. Maribel. Kaya nga. So, kung yun talaga ang gusto mong gawin, at kasi baka may masabi kang masakit, isa na muna lang nga. At saka sabihin mo, I will, ang tawag dito, alis na muna ako, magpapahinga muna ako. Pwedeng sabihin yon. So, depende sa kahalagahan nung inyong relasyon. Kung baka mami, anak mo yon or pinsan mo, ignoring is also one way. Huwag mong buksan na yung FB mo, di ba? Or yung unfollow nga ang pwedeng gawin. So keep yourself busy. Pero kailangan sabihin sa sarili, alam mo, tanggapin natin iba't iba ang pananaw ng mga tao. Uh-oh. Yun ang gusto nila, irespeto natin yun. Mm-hmm. So we have to really respect. Kung gusto natin manatili maganda ang ating mga relasyon. Yes. And moving forward, Ms. Maribel, syempre, paano mo ba pwedeng magawa na maiparating yung iyong mensahe na hindi ka nakaka-offend ng ibang tao o wala kang... Kasi minsan depende rin yun sa interpretasyon ng taong bumabasa Kasi again, we have to remember, walang emosyon yan, parang sa text, yeah. Di ba? Walang emosyon. Oh. Ikaw ang naglalagay ng emosyon doon. So, paano mo ba pwedeng maparating yung mensahe mo na hindi ka, kumbaga, makakairita ng ibang tao o magiging hostile yung kausap mo? Basta, all caps mo lang daw.
ha? Ang tawag natin diyan, kung sasabihin ko, alam mo, Ami, ito yung aking pananaw, ito yung gusto kong gawin dahil ito yung pinanggagalingan ko. Pero kung sasabi ko, Ami, naku, yung pinili mo, hindi yan maganda, hindi ganun, pangit. Oh. Yan hindi talaga, amoy gera na agad. Ay, naku, magigera na kayo kaagad, di ba? So, do not put down the point of view of the other person. Walang paninira or paghuhusga. Yan talaga naman ang nakakasira sa mga relasyon eh. Mm-mm. Sa anak, sa magulang, baka sa nanay mo, doon sa mga kapitbahay. Napaka-importante. Alam natin parang yung emosyon ngayon dito sa election eh, napakatindi. So, oo, mainit talaga eh. Hanapin natin yung mga tao na pareho yung ating pananaw. Doon tayo mag-usap-usap at magkwentuhan. Alamin mo yung pananaw at tanggapin natin, yun ang gusto niya. Pwede tayo mag-usap, pero yun na nga, huwag tayong maghuhusga, kundi mabilis na masisira at ang relasyon. Pagka nanghuhusga tayo at nanliliit pa, kumisa nanliliit. Yun din eh. Kailangan natin talagang maging conscious doon sa mga salita. Kasi nga sabi nga nila, di ba, the power of the tongue can be life or death. Oh. Pag lumabas na yan, parang toothpaste yan. Pag lumabas na yan sa bibig mo, mahirap ibalik. Totoo. Kailangan tandaan natin itong ating sinasabi. Meron kaming yung formula sinasabi namin, yung iMessage. Ikwento mo lang yung iyong pananaw. Yung iyong pananaw kasi, walang tama o mali. Sa'yo yun eh. Pero sa'yo yun. Pero ihuhusga, huwag mong sasabihin, yung ikaw, yung sa'yo, yung pinili mo, ganito, negative. Ay, naku, wala na. Na ikaw ay ganito away. Dahil ito ang binoto mo, dahil ikaw ay ganyan. Yan, yung mga... Away na abutin mo. Away talaga. Paano mo naman malalaman, Miss Maribel, na kung yung nasira mong relasyon, let's say, sa kaibigan o sa kapamilya, after a while, mahihimasmasan ka, syempre. Gusto mo na rin ayusin yan. 'Di ba, lalo na kung sense of morals and values ang involved. Paano? Yan, buti yan. Medyo na ano ka na, nakapahinga ka na ng konti, nagkaroon kayo ng oras na mag-isip at gusto mong alam mo medyo na nasira. Kuminsan kailangan maghanap ka ng mamamagitan sa inyo para i-check mo lang, pa-check nga kung okay na siya or pwede siya makipag-usap sa akin. Kasi pag dumiretso tayo, kuminsan baka hindi pa ready yung kabila, madagdagan na naman itong ating problema na sinigawan ka or parang anong gusto mo gawin natin. So, tulay, di ba tawag natin dyan? Kailangan ng tulay, magpapadala ng emisaryo. Emisaryo, may ambassador. May ambassador ka muna. Usually, mga apo yan eh, mga apo or mga anak, yan. Para magbati-bati na. Tingnan mo ko yung temperatura, kung mataas pa o okay na, lumalamig na ang pananaw or pag-iisip ng tao. And that's the time na pwede mag-usap and pwede ba kayong mapareho mag-apologize for baka may nasabi kang nakakasakit or sa iyo, hindi nakakasakit. Pero it's yung nagsusorry talaga na hindi tayo nagkaintindihan or parang hindi kita na pakinggan, di ba? Or nahusgahan kita. So, kasama yan. Kailangan mag-apologize din tayo. At paano din daw po kung kapag medyo ang mga topic ay talagang sensitibo, paano ba ang pwedeng gawin para makaiwas pa sa pwedeng mas malalang mangyari? Yung, syempre, yung kahalagahan ng listening to understand versus dun sa kaibahan ng listening to respond. Yan, yung ganyang sitwasyon, Ms. Maribel. Napaka-importante yung listening to understand. Intindihin muna natin yung ating kausap. At hindi ka agad yung respond. Magkasalita ka kaagad at magre-react pa. Lalo na kung negative. You can respond naman on a positive way. Yung sasabi kong ikwento mo, ganito yung aking pananaw. Alam ko yung pananaw mo ito at tinatanggap ko yan. At okay lang, pareho tayo, magkaiba yung ating pananaw at kaya ba nating irespeto yun? Diba? Kasi kung hindi natin kayang irespeto, itigil na rin natin ang ating pag-uusap na muna para itong relasyon natin naman ay hindi masira. Alam kong magkaiba tayo, okay lang yun na magkaiba. Pero pwede tayo bang manatiling magkaibigan?
Yun. Ako, maraming salamat po sa mga payong binigay ninyo sa amin ngayong umaga. Yan po si Ms. Maribel Dionisio, ang ating relationship expert. Ma'am, maraming salamat. Thank you. Well, at mag-iingat po kayo. Oo, kayo rin. Salamat po. Okay, dun sa mga nag-unfriend na gusto ho ninyo maging friends kayo ulit, mag-send na po ng friend request. I-accept ko na po ulit. Maraming salamat po mga kapamilya sa pagtutok sa amin mula alas 6 ng umaga. Ako po si Johnson Manabat. Antayin mo yung friend request ko, Ate Johnson. I-accept ko mamaya. I-accept namin. Magkagalit pala. At syempre, kita-kits po tayo bukas mga kapamilya dito sa programang nagbibigay ng saktong timpla sa inyong mga umaga. Ako po, si Jeff Canoy. See you tomorrow, Chang and Tito Johnson. Salubong! Mag-iingat ka sa biyahe, Jeff, ha? Kasama ng iyong mga crew dyan na kasama din. Mag-iingat kayo at huwag ka nang ng pasalubong. Huwag ka nang mag-abala. Huwag ka nang mag-abala. Kami na dito ang taya. Oh. Wala talaga akong plan. Okay. At kami po ang inyong morning tropa na nagatid sa inyo ng balita at impormasyon na walang labis at walang kulang. Ako po ang inyong Chang Ami Perez Castillo at kayo'y tumutok sa Sakto! And please welcome sa ating SOS Sakto on stage, P-pop girl group, Liz. Ay, wala na pala. Bukas na lang. Next time! Sakto!